Tapos kalau tayo, tuloy ang ating ligaya. Di ba? David, can we do that? Kaya palabas na. Baka sabihin kasi mga tao, niloko namin sila eh. Pasensya na po ha. Disrupt a very quick laptop. After that, the natural show natin. Saan si Ms. Morrison? Ayun. Ayun si Ms. Morrison. Ayan. Makita lang sana. Ayan. Makita niyo? Una-una, hindi ako natataranta sa boses niya dahil tili siya ng tili. Ayaw ko ng mga singer na tili ng tili. Wala siyang ano, lugar dito sa showbiz kasi wala siyang mga ugali ng singer, hindi ganyan, o artista. Problema, problema, iwanan mo sa bahay, kumanta ka. Yung mga tao rito bumili ng ticket, nakakahiya. Inaasahan na kakanta ka. Na-open door ko kasi. Unting problema lang, lumayas ka. Dito nagka-heartburn daw siya. Hindi. Yung heartburn, dahil gamot yan, ang dahil criminal S dyan. Heartburn siya. Pauwi mo na siya sa Cebu. Uuwi na siya sa Cebu at manahimik, na, manahimik ka na mo reset. Sikat hindi ka ba ganun kasikat? Sino kasi, Sarah? Ay, hindi sikat ganun. Hindi, walang ganun. Daisy, Daisy. Huwag ka magsasabi hindi ka ganun kasikat. Hindi ka pa sikat, bruha ka. Ayan. Pagpapiyasahan tayo ito. Ako. Hindi talaga sikat. Biturana. Huwag mong gawin sa akin yan, Day. Sa stage pa lang, kagalad ka rin na kita. Tama. Tama yan, Ateng. No-op daw siya kasi in-interview daw siya ng isang mga reporter. So? Bakit nadali niya yan siya? If you are an artist or a singer, you have to be one. You have to be hindi ka kailangan magganyang-ganyang arte-arte mo. Wala kang lugar sa ano na ito. Siyempre po, producer din po kayo, diba dito? Producer din ako. Nagbebenta rin ako ng ticket. Ano na naman yung mga binenta ko, sasabihin ko na nandyan si Morissette, mag-guest, ganyan, kakanta. Tapos hindi ka dadating, kakaya ka ha, umuwi ka Cebu. Ito, nangyari na ba sa iyo yan? Nangyari na ba ito yung ginawa ni Morrison? Hilong-hilo ako sa boses mo, Day, ha? Nangyari na ba sa iyo bilang producer? Wala. Wala pang nangyari. Nasisipain ko rin siya kagaya si Amelie Annabel. Tita Annabel na sumakit yata ang puno ni Tita Annabel. Dito ako sa iyo po mangyari yun. Ikaw po producer. Sawa ng Diyos, 10 years na ako nag-produce ng concert. Mga sikat lahat, ha? Wala pa nangyaring ganyan sa akin. Hindi level kailangan talaga, hindi naman naka-level yung aking pinoproduce. Right now, meron akong sikat na singer na pinoproduce para sa February 12. Very professional, magaling na singer. Sikat pa sila. Sino yan? Sikat? Secret muna. Sabi ko nga, it does not have to be Jobert. Dahil Jobert, mahal ko, kaibigan ko. Dito, baka ini... Pero maskin na. Baka iniisatan niya lang yung boss. Siyempre, hindi mo dapat ganun eh. Huwag siya mag-singer. Arte-arte niyang busit siya. Uminom siya, Luya. Kaya ako napapagawa. Tanggal yung ano niyang boses niya. Magloy aga mo siya. Eh di ba tita, paborito mo siya nung sa TV5 pa lang? Doon nag-join siya sa Star Factor. Ako lang ang bumumoto sa kanya. Lahat ibang judge ay sa boto. Ako lang bumilig sa kanya. Andito ko ngayon, gusto ko sanang pakinggan. Kung magaling talaga siya, I'm planning to get her. Ngayon, forget! Ano? Nakahiya siya? A message sa kanya. Tama si Daisy, umuwi ka ng Cebu rin, pahinga ka daw, tenda ka ng mga isda at saka saging. May mga nag-tweet daw dito na ano, kahapon daw sa birthday ni Moira. Ha? Ano? Ngayon daw po, ahabol sa ano, birthday ni Moira. Kaya pala ano? Kaya umalis. Kaya umalis po. Ano po masasabi niyo kung ganito? Ay, ano? Eh bakit importante pa yon? Eh ito, may commitment siya dito. Pumayag siya, nag-rehearse siya, tapos mangi-indian siya. Kaya siya, Day. Walang alam yung babae nga siguro. Hindi niya alam siguro kung
Paano? Oh, yun na pala, bakit hindi niya pa kahit isang kanta na lang siya? Robert, eh, kasi producer din yun eh. Maraming mobile and tickets kasi akala na siya. Tama yun, umuwi na siya po, pinapauwi na namin sa Cebu eh. Sayang ang mga bumili ng ticket kasi siya in-expect siya na darating eh. No matter what, maski ano pa ang mangyari, basta may commitment ka ganda, show must go on! Hindi pwedeng indyanin mo mga ganyan, nakakaya. Hindi yun yung mga tao na bumili ng ticket. Dito mo mangyari dyan. Ano? Tingin mo, titingin mo, Tita Annabelle, malaking factor ito na ginawa ni Marisik sa tao. Hindi na yan sisikat dong, bagsak na yan. Una-una, nailove sa lalaki niya. Pangalawa, lumalaban sa tatay niya. Pag isang single, lumalaki ng ulo, kaya nakalaban ng parents, patay ka na day. Goodbye, Marisette. Ayan. Kalmahin ka sana sa tatay mo. Ayan na. Sabay higop ng kape. Natawa tuloy kay Miss M. Natawa tuloy kanina ng mga tao. Kaya ang kumanta kaya? Kaya na lang kumanta dito. Impersonator, si Pilipinas Got Talent.